May kukwento ako. Paano nga ba bumasa ng inches sa metro? Yung mga engineer, architect, mason, welder, carpentero, madalas ginagamit nila centimeter, meters. Kaming mga glass aluminum installer, ang ginagamit namin talaga, inches. Or minsan gumagamit kami ng mm or millimeters. So ngayon sa content ko na to, sa video ko na to, ituturo ko sa inyo kung paano bumasa ng inches sa metro. Tara! Man, welcome back muna sa akin channel, ano? So ngayon, gusto kong ikwento sa inyo kung paano nga ba bumasa ng inches sa isang metro. Itong mga nasa ibabaw na numbers in guhit na to, ito yung inches. Dito sa baba, dito mo kukunin yung centimeters, meters, and millimeters, nandito lahat sa baba. So ngayon, ikukwento ko sa inyo, itong unang guhit na to, pantay-pantayan. Kung tutuusin, pantay-pantayan. Ito din yan, yung unang guhit nito sa baba. Itong mga unang guhit nito sa baba. Ang sumunod na guhit nito, apat yan, pantay-pantay din yan. Itong isa, ito, yan, pantay-pantay yung apat na yan. Tapos itong dalawa, pantay din yan. Itong dalawa, tapos isa to. Ngayon, paano nga ba bumasa ng inches? Unang guhit natin, itong unang guhit natin, sasabihin na nating ito yung unang-una, zero. Zero. Ito yon, dito yon sa dulong-dulo. Pupunta tayo sa 1. Ngayon, paano ba nga ba bumasa? Mula rito sa unang guhit na to, or dito natin babasahin, ano? Sa 10. Ito yan. Sa unang-unang guhit mo, ang basa ka agad yan, 1.16. Ito yan. Ito yan, unang-una. Yan, ito yan. So, sa pangalawang guhit natin, ang basa dyan, 1.8. Ang sumunod na guhit natin, 3.16. Sumunod na guhit natin, 1.4. Sumunod na guhit natin, 5.16. And then, sumunod na guhit natin, 3.8. Itong sumunod na guhit natin, 7.16. Tapos ang pinakamalaking guhit, 1/2. Then sunod naman natin itong pinakamaliit, 9.16. Ang sunod, 5.8. Sunod, 11.16. Ang sunod, 3/4. Then 13.16. And 7.8. Tapos yung last, 15.16. Then 1 ka na. 0 and 1. Ganun yan, sunod-sunod yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang sa palaking-palaki na numero. Pero lahat ng guhit niyan, lahat ng guhit niyang nasa loob niyan, eto lahat yan. Yung pinakamaliliit na guhit, pantay-pantayan. Yung pinakamaluluit na guhit, pantay-pantayan. Babasahin mo siya sa 1, 16, 3, 16, 5, 16, 7, 16, 9, 16, 11, 16, 13, 16, and 15, 16. Pagkatapos nung sa maliliit na guhit, dito naman sa susunod, apat yan. Ito, apat yan, eto. Kikita nyo, apat. Ang basa naman dyan, 1.8, 3.8, 5.8, and 7.8. Then, nasusunod naman, 1/4, 1/2, and 3/4. So, yun. So, kaya inches ang ginagamit namin kasi mas madaling mag-minus, mag-plus, lalo na sa mga maliliit na guhit lang, maliliit na sukat. For example, 1.8, 3.8, 1.16, 5.16, mas madali kaming mag-minus sa ganun. Kaya, kadalasan sa mga installer, glass aluminum installer, ang ginagamit talaga namin inches. So yun, sana binigyan ko kayo ng magandang idea kung paano magbasa ng inches at sana nakatulong to sa inyo. Maiksiman yung oras na itinuro ko sa inyo, at least nakatulong ito sa inyo. So sana may natutunan kayo, ano? Kahit papaano sa content ko na to, sa video ko na to. At muli po, maraming salamat sa mga nanood at sa mga nag-subscribe, nag-like. Marami pong salamat sa inyo, nag-comment, marami pong salamat sa inyo.